Pero then, ano kaya gagawin natin yung sa isda na yan? Eh, ito? Dami, oh. Ayan, oh. Ayan, mahaba ang uso. Galing po sa ano yan, sa kuha po ng taksay o sinsuro. Yan, sariwang-siriwa pa yung mga kabab. Ang gagawin natin dito si Burmigo Andong, masarap nga. Kilaw tayo. Kilaw. Tapos, imarinit natin. Ano babad? Babad natin sa ano, sa tuyo, saka sa suka. Saka, saka natin iprito. Ayun, yun, masarap yun. Ah, di ba? Oh, gagawin, gagawin dito mga kabab. Iwain po natin dito. Gagawin siyang daing, tapos ibababad sa suka at tuyo. Suka at saka sa tuyo. Bago natin iprito. So, tara na. Tara na. Ugasan natin. Andito na sila, upang kayo'y gutumin, mga kahab-hab. Magandang araw po mga kabab. Magandang araw din po mga kabab. O ngayon po, ang mumukbag naman po tayo. Ayun po, ni Grande. Ang daming isda. Tsaka lagi ako nabibitin ni Grande. Kahit ako nga eh. Bitingin. Oo, bitingin. Ay, lagi na lang. Okay, sige, ito lang gagawin natin. Salitan lang tayo. Oo, sige. Okay. Ito. Magluluto po tayo ng sinabawan. Sinabawan ito, mga kabab. Tawag po sa amin, Malik. Ito, kilawin. Kilawin. At ito, didaing po natin, ibabadan po natin ito. Saglit, mga 1 hour lang. Babadan sa tuyo at saka sa suka. Yan, malinis na po yan, mga kabab. Ayan, oh. Yan. So, ang gagawin natin, mga kabab, maglalagay po tayo ng tuyo, ng suka. Tuyo. Bawang, tsaka yung laurel. Maglalagay rin po tayo ng pamintang durog. Siniguran din na bala dyan sa kinilaw. Ayan, haluin na po natin. Tawag po nito sa amin mga kabab, malit. Hindi ko alam kung ang tawag sa inyo. Haluin po natin maigi. Para po magkaroon po ng lasa yung ating daing. Ayan po mga kabab, lumuos na yung ating sibuyas at saka kamatis. Ilulunod na natin yung ating isda. Ayan, daming isda. Ilalagay tayo ng asin. At saka pakukuloy lang po muna natin mga 15 minutes mga kabab, saka natin lagay yung ating malunggay. Pagkatapos po natin ibabad mga 2 oras, mas maganda. Grande, magdasal muna tayo bago tayo kumain. Tara po mga kabab, kain na po tayo. Ano po kami niluto ni Miguran din na sinabawan na malit. Malit. Ilaw. Kilawin. Tsaka yung prito. Tara po mga kabab. Diba dinain mo ito kanya na binabad? Oo, hindi ba. Binabad. 2 oras mga kabab. Bago yung iba ka. Ano eh, magdamag. Mas hindi. Maganda oo. Oh. Tsaka isang araw, hindi nila nabilad. Kasi tagulan. Malit yung ano natin sa nito pa. Masarap ito mga kabab. Ito yung masarap, malit. Ayan. Ayan. Okay. Ito paborito ko ito yung kilawin eh. Sarap. Tikman natin yung kilawin. Tamang-tama yung pagkakatimta ni Minguran din ang nilaw. Sakto.
Saka yung laman niya pag kinagat mo para lang. Ikaw lang, feed all. Grabe ang suka ng lumboys. Asim. Hmm. Di ba? Po mga kabab, balik mo bang po kami yung dalawa? Kasi po nabibitin mo kasi kami araw-araw. Tumap niya. Pero mga kabab, hindi po namin pinapairal yung bitin namin na kasi sa totoo lang po, natutuwa po kami nakikita silang napapakain namin na masaya. Nababusog. Nabubusog. Ayun po. Pagkatapos naman po namin doon magpapakain nyo. Bumabawi naman po kami sa bahay. Pag-uwi namin. Mm-hmm. Bumabanat. So, masarap sa pakilamdam pag nakikita mo sila na masaya sila. Bumingiti. Ayos. Dalang oras ng ito binabad mga kabab. So nanuot na yung timpla sa loob ng isda. Mm. Dalawang oras ba naman? Mas maganda at maganda kung pag nabukitan ito ng 24 oras, no? Mm-hmm. Mayroon pa akong tip dito mga kabab. Pag gusto niyo pong masumarap, lagyan niyo po ng asukal. Mm. Ito? Oo, habang namarinit, lagyan niyo po ng asukal kasi yung asukal masarap. Ganyan yung ginagawa namin ni Gurandit. Pag nagbabay kami nito, nalagyan namin ng tukal. Baka grabe mga kabab, ang sariwa talaga. Tapos di pa namin nugasan. Kukuha lang po yan ng ano, ng tawag sa amin yan, sinsuro o taksay. Kasi daming klase yung pangisla dito na ginagamit. Meron din yung migwandong na ano na pangmalit na ito. Mm, pangmalit. Yung ganito lang lahat na huli. Lambat ng daw yan, tapos may mga may panamay, pang ano tawag yun? Panabog. Panabog. Mm. Mm. Saka yung lalim ng ang lambat, yung mga 20 lang, yata. Mga 20? Oo. Oo, pwede. Biting dipa ng lalim. Pwede yan. Kasi ito, kahit saan mo kulayin, pwede ito. Pero wala naman ito sa laot, di ba? Sa pinaka mga... Sa laot, meron. Meron din ito. Mm. Naalala ko, Migo, itong ano, yung nagtutulong ako sa taksay. Mm. Diba may galingan pa yan? Mm. Believe talaga ako sa ano yun, sa may-ari ng taksay. Mm. Bakit? Grabe. Yung umasak na ano na isda, hindi niya pinapikutan ng lambat yan. Ano ginagawa dyan? Pero yung piktaw-piktaw lang ba? Yung lumalabas na yung nguso ng isda, yun, makapal pala sa lalim yan. Alam mo kasi, Migurandi, pag mandalagat ka, lahat ng kilos ng isda, sa tubig, alam mo kung anong, halimbawa kung mag-lota o kung anong tawag dyan, alam niya kung anong klaseng isda, Migurandi. Kasi mandaragat kayo. Yung anong sabi nga ng mga ano, sa malansya, mm-hmm, yung mga swimmer nila, mm-hmm, naku, grabe daw yan mag-ano, mag-tanda daw mag-ano ng ano, kung anong klaseng isda, kung, mm-hmm, kung pakan, kung galunggong, kung bilong-bilong, alam nila. Kasi nga nakikita nila sa ilalim ng dagat. Oh, ang tunog lang daw, mm, migandong, di ba? Yung iba, tunog. Yung iba, pag nakikita, alam nila kung ang isda, simpin, nakikita na yun. Yung tunog, migurandi, daming klase ng tunog, kasi yung isda. Sabi, kung liba, ang isda ganun. Yan. Ano yun? Dalawa lang yan. Ano? Kung hindi yan pakaan, bugaong. Bugaong? Oh, may nga yan. Tulad po, di kaya ang ano, yung bukabukaw, tumutunog din yan. Bukabukaw, ah, yung ano, yung siga. Oo, may nga yan. Naku, pareho, halos magkapareho lang tunog yan, Migurandi. Mandalagat na talaga si Migurandong. Hmm, siyempre. Doon na tayo lumaki, yung sinasabi mong taksay. Uh-huh. Doon na sira yung pag-aaral ko. Malip lang ako mga kabab. Nag-aaral ako nung mga grade 3. Siyempre. Tapos kami sa
pagkain. Kapos din sa pag bira. Pagdapat lang kasi yung anak buhay namin eh. Kapos din sa bira. Yung school na yan, nilalakad lang namin yan pa uwi. Bang layo? Buong bayan, saka yung Nauring. Saka yung... Elementary dito kayo sa ano, sa buong bayan. Alam mo kung bakit nasira may gulande. Mas inuna ko pa yung sinsuro ko sa pag-aaral ko. Alam mo bakit? Sa dahil, sinsuro. Dahil nga sa ano eh, sa kahirapan, di ba? Dahil sa sinsuro. Kasama na rin yun. Dahil sa sinsuro, madali ka magkapira. Kasi yung mag-aaral ka, matagal ka pa magkapira, ilang taon ba? Baka na. Alam mo yung ginagawa kong mga kaklase kong may grande. Pag nag-take na kami ng exam, pinupuntahan ako sa baybay. Sinusundo ako. Sinusundo ka ng mga classmate. Sabi, Miko, may exam tayo ngayon. Pasok ka. Anong masasagot mo dun? Hindi, lahat ng nakita mong isda. Bugaong, liwit, sabi mo gano'n, ang bibaw. Madali kasi yung pira sa insuro, tapos kailangan naman ng bigas, kain araw-araw, tsaka yung ulam. Doon ako natutong maghanap buhay. Ako naman kasi may gano'n. Maghanap naman makain. Ako, pinapaaral ako ng nanay ko, tatay ko. Ito na, ako naman. Parang gusto ko bang magano, maghanap buhay na mag-isa? Oo. Mag-isa. Sumasama ako kay Kaan. Kaso patay na 'yon kay Yaning Roger na 'yon. Pero yo, naka-uniform pa ako. May bit-bit pa akong bag. Notebook, libro diyan. Tapos sinasabit ko lang yung ano. Tapos sama ako yan sa pantihan. Milambat. Pag-uwi ko, talagang tinatabo ko talaga yung ano, yung yung oras ba at uwian ng ano, alas 12, o 6.45, 11.45. Oras ng kainan? Oras ng kainan. Eh, yung, ang sa akin may guandong, iba naman kasi, may bit-bit ako niya isda. Tapos? Basang-basa pa yung uniform ko. Tapos, imbis magalit yung nanay ko, siyempre, tuwang-tuwa eh, may isang balde akong ano, isda eh. Isda, oo. Bisaw. Sari-sari. Pero sa akin may gurundi dati, pinapagalitan ako pag nag-absin ako. Eh wala silang magawa eh. Yun ang ano ko eh, noon ako. Siyempre, may mga kapatid ka eh. Di ba? Oo. Tumutulong niya ako sa kanila. Pag-anap ng pagkain. Alam, masarap ito ang kinawin. Lapas. Saka yung pag-akot ng palay. Ah, hindi ko naranasan yung pag-akot ng palay. Pag-akot ng... ng mga buhangin. Buhangin? Oo. Naranasan ko na yung migurandi. Sa Boracay pa ko. Nakakot kami ng buhangin. Graba. Naranasan ko lahat yung migurandi. Paliw tayo. Hindi ko rin naranasan yung naranasan mo sa ng welding. Hindi ko hindi ko alam yun. Interesado naman talaga ako na matuto ako sa welding. Kahit di ako nag-aaral ng tisda. Kasi noon wala pang tisda. Kung tinapos ko yung pag-aaral ko sa college, at master ko na yung welding, sabi na ng kapatid ko eh, gusto mo mag-maestro ka ng ano, sa tisda. Ikaw ang mag-training sa mga ano. Sabi ko, wala akong alam yan. Ang alam ko na mag-welding ako. Ayos ah. Ako nakagraduate ako ng Alas May Grande. Ah, sa Alas, o? Alasite Cajon. Alas? Tisda. Ay, ako, Alas talaga na, ano. Dali mo ako, ah. Sagutan na ako, oh, pamangkin ko rin. Tapos din ang Alas. Binigda ako, eh. Binigda, eh. Ayan. Ayan. Itong talagang sinasabi na hindi tayo mabibitin.
Wala santok sa akin, ganun din sa grande. Sabay sabay ba? Ang sarap ng sabaw. Basta sariwa mga kabab, pag pinirito o ihawin mo o sabaw, huwag mo nang tanggalan ng ano, ng hasang o bituka. Sariwa naman yan. Sariwa naman yan eh. Pero pag sa ano, pag sinabawan, talagang sariwa, sa tanggalan talaga na ano, ng hasang at saka yung bituka. Maniwala po kasi hindi mga kabab, yung isda dito sariwa. Pag nilagay mo pa sa kaldero, gumagano-gano pa yan. Gumagalaw pa yan. Gumagalaw pa. Kasi itong malit na ito mga kabab, dito lang sa banda sa tiyan yung maraming tinik. Pag sa likod na yon, wala na. Maliliit pa naman. Ang sarap talaga lagyan ng ano, ng malunggay ang sinabawan natin. Di ba? Kamatis. Kahit minsan kasi minggulan din, magulay-gulay tayo. Kaya nga kanina eh, sabi ko, kung puro lang ito kamatis, walang gulay, sabi okay ko, na. Okay din, pero mas maganda, mas maganda may ano. Naku, lumabas na si Haring Araw. Kanina kasi mga kabab, grabe ang ulan. Lagi kasi mulan dito, kaya minsan, wala kaming upload. Oo. Ilang araw na dito, almost 1 week na po na, ano, na laging umuulan. Pagsariwa talaga. Naku. Pag gusto nyo pa uli magtumara pa. Kagwabo yung ating daing. Ibilad mo. Mga ilang oras lang. Yung matuyo lang yan yung kanyang balat. Kanyang balat. Kanyang balat. Saka mo ito. Nako. Papasarap ako dun sa daing. Tama siyang sinabi mo, Miguandong. Kung ninagyan mo ng asukar, oh, naku, parang lipstick. Yun, ganun yun. Subukan mo. Nasubukan mo pa, hindi pa. Hindi pa. Kompleto eh, may paminta din eh, may ano eh. May tuyo. Bawang, tuyo, suka. Gusto ko itong higulan doon, ba naman ang gusto mo? Diba nung nagsama tayo sa baybay, yung prinong pag-ano natin, pag-amigo, wala pang imik itong mga kabab eh, sa Miguandong, sa imik ito. Tapos? Tuwad lang ito ng tuwad. Ayaw pa namin ko lang kung totoo yung kinukwento nila sa amin ah. Kasi yung tatay ko kaya kami bilang sa ganang tuwad. Mayroon na siya nakakita ng aswang na nakatuwad sa bangin. Nadaanan niya kasi malayo pa lang dito niya nakatuwad. Pagbagong lang gawin na yun? O bago ano? Eh, hindi ko lang alam. Basta yung ginawa niya, lumapit siya. Eh ngayon, sinipa niya. Ano nangyayari? Wala, bumalintong. Tapos? Pagulong-gulong nun sa ano. Ah, akala niya aswang. Hindi aswang ha. Hindi, o. Tao lang talaga na tumutuwad. Hahaha.
Yung sabi nila eh. Iwan ko lang ha. Ako. Sure naman tayo ngayon mga kabab. Ayos na ayos. Ayos na. Kuha na ko yung lasa ng daing natin. Nice. Kaya po mga kabab, maraming salamat po sa viewers, sa subscribers. Sana po sa hindi po kayo magsawa sa pagsuporta sa amin ni Gurande. Mga pugi naman kami dalawa. Toast to the moon. Busog na busog naman po mga kabab. Maraming salamat po.